Hi guys, welcome back to my channel. This is Cherry. So for today's video, gagawa tayo ng hindi naman kakain. Obvious naman, nasa room lang ako. Kasi wala naman yung ka-roommate ko. So naisip ko gumawa ng informative video. Hindi naman gala. Hindi naman puro gala. So sana may mapulot kayong aral. So for today's video, gagawa tayo ng very informative content naman. So, kasi recently, marami nagtatanong sa akin kung paano daw pumunta dito sa Taiwan. So, maraming nagtatanong mga isa lang. Ay, hindi, joke lang. So, hindi. Marami rin naman ako natatanggap na tanong na kung paano daw makapunta dito sa Taiwan. So, ang video natin is tips and advices kung gusto mong pumunta ng abroad or kung gusto mong pumunta ng Taiwan, particularly kung gusto mong pumunta ng Taiwan. So let's get to the video. So since nasa Taiwan naman ako or nasa abroad talaga ako, so I think in my own personal opinion, medyo makakatulong naman to sa mga gustong mag-abroad. So, ang unang-unang tanong, ito palang content na to, ginawa ko to habang nagtatrabaho ko dun sa loob ng company. Yung paano-ano lang, medyo pasulat-sulat, kala mo nagdo-notes lang na parang ano. Oh, so, ito na. So, kung gusto mo talagang mag-abroad, ang number one question talaga dyan is, ready ka na ba? So, kung ready ka na ba ma-homesick? Yun ang pinakamalaking ano dyan. Kasi yung madalas sa atin, kapag nalalayo sa pamilya, na-homesick talaga. So, number two na tanong is, malakas ba yung loob mo? So, pag sabi nila, pag pupunta ka ng abroad, palakasan lang talaga ng loob. So, kasi, kapag pupunta ka ng abroad, minaririnig ako. kailangan malakas yung loob mo kasi ibang-iba yung culture dito. So, pangalawang tanong is, kaya mo bang matagalan ang homesick? Or kakayanin ba yung homesick? And pangatlo is, malakas ba yung loob mo? So, kung yes yung sagot mo, pwedeng-pwede ka nang mag-abroad or pumunta dito sa Taiwan. So, in my own personal opinion, I think may four things to consider bago ka pumunta ng abroad or dito sa Taiwan specifically. So, number one dyan is mentally, physically, emotionally, and then financially. So, number one yung mentally. So, yung sa mentally, are you mentally prepared to work abroad? So, yun yung tanong. So, ano nga ba yung purpose mo? Bakit ka pumunta ng abroad? So, if your purpose is to help your family financially, so, very good reason yun. Kasi, I think yun naman talaga yung number one reason kung bakit pumupunta ng abroad ang isang tao. So, para makatulong sa pamilya. So, financially, gusto nilang makatulong or gusto namin talaga makatulong sa pamilya. So, number two, are you here to save for your future? So, I think isa din sa reason kung bakit gustong mag-abroad ng isang tao is gusto talaga nilang makasave, like me. So, number two reason ko yon. So, number one reason ko is financially, gusto ko talagang makatulong sa family ko. Kasi, syempre, as I think
responsibility mo yun sa magulang mo at sa mga kapatid mo. So, I think yun yung number one reason. So, correct me if I'm wrong, pero yung kasi yung reason ko, number one reason. So, pangalawa is to save for your future. So, hindi ka na bumabata. You have to save for yourself. So, hindi naman habang buhay is nagtrabaho ka. So, kasi tatanda ka rin. So, magkakapamilya ka. So, saving for your future is yung reason para mag-abroad ka. So, pangatlo is, of course, if you have children sa Pinas na gusto mong mapag-aral or ibigay yung basic needs nila or may wants. So, another reason mo nga is for your children. So, yun. So, may two types of question na you have to answer na kailangan mo talagang pag-isipan if you want to go abroad. So, to type yung WH question and yes, no question. Yung WH question is what? Number one, what? Anong purpose mo kung bakit gusto mong mag-abroad? So, number two, when? Kailan mo ba gustong mag-abroad? Number three, when? Where? Saang bansa mo ba gustong pumunta? So, may ilalagay akong link sa baba, yung workabroad.ph, if you are familiar dun sa website na yun. Nandun yung mga hiring ng iba-ibang bansa. So, you have to log in lang. Mag-register lang kayo using your Gmail or Facebook account ata. Pwede. Pwede ka mag-register para makapag-search ka kung anong agency yung nagpo-post or saang bansa yung may mang hiring. So, ilalagay ko yung link sa baba. So, what, when, where, how. So, how. Paano ka ba makakapunta ng ibang bansa? So, ano-ano yung process? So, yun nga. May ilalagay nga akong link sa baba kung paano ka makakapag-search, kung paano ka magkakaroon ng idea kung paano pumunta dito sa ibang bansa. So, yes, no question. Yes, kung ready ka na bang pumunta sa ibang bansa? No, kung hindi pa ngayon. So, kung yes ang sagot mo, kung mentally prepared ka na, pwedeng-pwede ka nang pumunta dito sa ibang bansa. So, number two na question is, are you physically prepared? So, kung physically fit ka ba? Na, kasi dito, mahigpit yung medical dito. Taiwan. Or kahit naman isang bansa ka gusto mong pumunta. So, ang medical is, mahigpit sila sa bulate, sa dumi. So, kapag nagkaroon ka ng bulate sa dumi, bago ka palang pumunta dito, medyo matatagalan ka bago umalis. So, mahigpit sila dun. So, tsaka sa lungs, yung may spot sa lungs. So, dito kasi, every year may medical kami. Every year nga ba? Every 6 months ata. So, every 6 months may medical kami. Yun nga, mahigpit sila sa dumi. Yung pag may bulate yung dumi mo. So, may nabalitaan ako dati na nakitaan ng dumi, ng bulate sa dumi. Matik uwi agad. So, sa kanila kasi mahigpit dito, parang baka may something sa dumi mo. Kumalat, baka may virus. Mahigpit sila dito sa in terms na ganun. Tsaka yung spot sa lungs, kapag may nakita sila dito, pinapapunta ka agad ng chest hospital. So, yung iba, 7 days doon. Yung iba, 14 days doon. So, imagine yung magiging experience mo sa chest hospital. So, gagamutin ka doon. And then, madaming gamot na i-intake.
hindi ka naman basta-basta pauwiin kapag nandito ka na. Hindi ka naman basta-basta pauwiin, but 14 days ka sa hospital, sa chest hospital. So, ikaw lang doon. Siyempre, hindi mo maiwasang mag-isip-isip. So, yun. Mahigpit sa lasa lungs, tsaka sa bulati, sa dumi. So, if you want to go abroad, i-avoid nyo na yung excessive drinking tsaka smoking. So, doon naman kasi nakukuha talaga yung mga sakit-sakit sa lungs. So, yun. If you're physically fit, yun nga, hindi wala kang spots sa lungs or walang bulati sa dumi mo. So, kung ang answer mo dito sa tanong ko na if you're physically prepared, pwedeng-pwede ka nang mag-abroad. So, number three question is, are you emotionally prepared? So, are you emotionally prepared to be away from your family and your loved ones? So, yun yung tanong. So, prepared ka na bang mahiwalay sa kanila? Sa mga mahal mo sa buhay, sa Pinas. So, kaya mo bang labanan yung homesick? Yun yung tanong doon. Kasi once you're nandito ka na, hindi ka naman basta-basta makakauwi. Yung halimbawa, na-miss mo sila, hindi ka naman basta-basta makakauwi. Hindi ka tulad ng Pinas. Magbabas ka lang, nasa Pinas ka na. So, dito hindi. Kailangan madaming proseso bago makauwi. Yun. So, ibang-iba talaga yung culture dito sa Taiwan. Since hindi nga to, iba yung salita dito, yung language. So, Chinese Mandarin dito. So, kailangan mo i-adapt yung sarili mo na kailangan matuto kang mag-Mandarin. Kasi, medyo dito, hindi sila masyadong nag-English. Madaming nag-English siguro sa ibang industry. Kasi nasa electronics industry ako. Hindi ako sure. Maraming nag-English din dito. Pero usually kasi, sa amin, sa company namin, medyo konti lang talaga yung nag-English. So, magkakaintindihan kayo kapag natuto kang mag-Mandarin. So, ako, medyo hindi pa ako fluent mag-Mandarin. Nagkakaintindihan kami ng mga kausap kong mga Taiwanese, pero hindi talaga fully fluent sa Mandarin. So, kung gusto mo talagang pumunta ng Taiwan, talagang kailangan malakas yung loob mo. Or kahit sa mong bansa naman, kung gusto mo pumunta ng ibang bansa, dapat malakas talaga ang loob mo. Kasi, syempre, iba yung culture. So, kung iba yung culture, kailangan mo mag-adjust. Iba yung, syempre, iba nga yung culture, medyo hindi mo sila maiintindihan in terms of ugali. So, halimbawa, dito kasi sa Taiwan, medyo, gusto nila mabilis ang trabaho. So, medyo hindi sila patient sa gusto nila, kasi sa industry na napasukan ko, yung electronics industry nga, gusto nila output, kailangan mabilis. So, gusto nila mabilis matuto. So, ganun. Kasi ako nasa engineering department ako. So, medyo madaming pinag-aaralan. So, gusto nila mabilis kang matuto. So, kung halimbawa nasisigawan ka, or may kung anong nasasabi sa'yo, kasi syempre mag-uusap sila in Mandarin. Hindi mo naiintindihan. Parang nakakasakit sa loob. Kung didibdibin mo yon or hindi talaga malakas yung loob mo, ay, uwi ka sa Pinas. Medyo, kasi ang mga Pinoy, medyo madamdamin. So, kung hindi talaga malakas ang loob mo, kung hindi mo titibay ng loob mo kapag nandito ka sa Taiwan, or sa kahit sa ibang bansa, ay, uwi ka talaga ng Pinas. So, hindi ka talaga magtatagal. Yung parang feeling mo, uwi na nga lang ako ng Pinas kasi parang sa Pinas, hindi naman ako ginaganito. So, yon. So, ready ka na bang hindi sila makasama
sa important occasions ng mga ng buhay nyo, like birthdays, anniversaries, Christmas, and New Year. So yung parang pinakamasakit dun is yung Christmas and New Year. So nakikita mo sila, masaya, sama-sama sila sa Pilipinas, nag-celebrate sila ng Christmas and New Year. So yun talaga yung parang masakit sa dibdib ng mga OFW. So yun yung nakakaiyak. So dito kasi sa Taiwan, kahit New Year and Christmas, mula yun sa kanila. Trabaho kung trabaho. So sa company lalo namin, ang bakasyon lang namin is Chinese New Year, which is last February. So, pero dapat may pasok nun. So, kahit Chinese New Year yun sa kanila dito. So, kahit Chinese New Year, pinapapasok. So, yun nga, handa ka na bang hindi sila makasama sa Christmas and New Year? So, kung handa ka na, kung yes ang sagot mo, if you're emotionally prepared, kung yes ang sagot mo sa tanong na yan, pwedeng-pwede ka nang mag-abroad. So, number 4 is, are you financially prepared? So, prepared ka na ba na financial? So, ganito yan. Kung mag-abroad ka, medyo costly talaga. So, dito sa Taiwan, I think, as I experience ko naman, siguro mga 60K bago. Kasi ang ano dito, ang placement fee may 31,000, 37,000, sa amin kasi 37,000 ang placement fee. So, kailangan mo ihanda yung ganung amount. Placement fee lang yun. So, paano pa yung mga documents mo, yung mga PSA, kukuha ka nun. Maraming documents. So, gagawa ko ng video, separate video para dun sa mga documents na kailangang maihanda kung gusto mong pumunta dito sa Taiwan. So, costly talaga kung gusto mong mag-abroad kasi gawa ng placement fee. Dito kasi merong 60,000 yung placement fee. So, kailangan financially prepared ka din. So, tips lang doon sa mga working na gustong mag-abroad. So, pwede naman niyang hindi sundin. Pero, yun kasi ang medyo practical na gawin kung nag-work ka pa din sa Pinas. Pero gusto mong mag-abroad. So, if you are working sa Pinas, wag muna kayong magre-resign agad-agad. Halimbawa, nag-a-apply pa lang kayo. So, yung application mo, hindi pa masyadong sure. So, wag muna kayong magre-resign. Ang gawin nyo, mag-leave-leave lang kayo. Magpaalam lang kayo sa supervisor nyo, sa manager nyo, na absent ka. Ikaw na lang bahala mag-isip kung anong reason kung bakit ka absent. Kasi usually hindi naman din maiintindihan ng supervisor mo or ng manager mo kung bakit ka absent. So, ikaw na lang bahalang mag-isip ng dahilan. So, kaya ganun yung tip ko na wag muna kayong magre-resign kasi para may panggastos kayo, para habang nag-a-apply kayo, kasi nga costly nga mag-apply dito sa abroad, para may panggastos kayo pang asikaso ng requirements nyo. Madaming asikasuhin requirements. Kaya, passport na lang kasi magkano ang passport sa Pinas. 2,500 ba? 2,500 ata. So, yun. Costly siya, kaya kailangan may panggastos kayo kung gusto nyong mag-abroad. Pang-asikaso ng mga requirements nyo. And, halimbawa, hindi kayo natuloy sa abroad, may fallback kayo. So, may trabaho pa rin kayo sa Pinas, kaya wag muna kayong mag-resign kung gusto nyong mag-abroad. Ay, apply lang kayo. Yun nga,
mas convenient yung pumunta muna kayo sa workabroad.ph. Doon kayo mag-search. Pwedeng mag-send doon ng resume online. So, may internet naman. So, yun yung most convenient way ngayon. So, para hindi kayo magpagod ng hindi masayang yung effort nyo, pagpunta sa agency, tas pagpunta sa niya sa agency, wala man palang hiring. So, yun. Doon muna kayo mag-ano sa website ng workabroad.ph. So, yun. Wag muna kayo mag-resign para may fallback kayo. So, kahit halimbawa hindi kayo matuloy sa abroad, meron pa rin kayong trabaho. May babalikan pa rin kayo. So, yun. So, in my case kasi, ang nangyari kasi is, nawalan ako ng work noon. So, nawalan ako ng work noon. That's why I decided na pumunta ng abroad. So, ang ginawa ko, since may nakuha akong separation pay na medyo malaki-laki naman talaga doon sa previous company ko, yun yung ginamit kong yun yung ginamit ko pang apply. And then, I have a sister here in Taiwan na pwedeng tumulong sa akin pang placement fee. Kasi mabigat nga yung 37,000. So, kasi, malaki talaga nga yung magagastos mo kung gusto mo pumunta nga ng abroad. So, kailangan mo ng support ng family nyo. Kung gusto nyong pumunta ng abroad, so, financially, kailangan mag-prepared kayo. Saan ba kayo hihiram ng pera? Ng panggastos-gastos niya. So, pwede sa family niyo. So, ako nga ang ginawa ko is yung immediate family ko nga. So, yung ate ko. So, siya nag-volunteer para magpahiram ng placement fee. So, maraming salamat sa aking ate at nandito na ako. So, magdi 3 years na ako dito. Matagal na yon. So, 2017 pa ako dito sa Taiwan. So, kung gusto nyong magkaroon ng panggastos, o so, makiusap muna kayo sa mga relatives nyo, humiram kayo, sa family nyo, sa mga friends nyo. So, pero bayad-bayad rin ang utang, ha? Maraming nagkaka-amnesia kapag gano, kapag nakapag-abroad na, nalimutan na yung utang sa Pinas. So, magbayad din ng utang. So, kapag naka-abroad na kayo, nakaalis na kayo, nakasweldo na kayo dito, so saka kayo magbayad ng utang. So, yun. Yung financially, medyo mas mahirap siya kasi nga hindi naman basta-basta makakakuha ng pera na ganun kalaki sa Pinas. So, gawan nyo na lang paraan kasi kung gusto nyo talagang mag-abroad or gusto nyo talagang makatulong sa pamilya nyo, gagawa kayo ng paraan. So, kung marami kayong dahilan, ibang usapan na yun. So, kung gusto nyo talaga, gawan nyo ng paraan na makapag-abroad kayo. So, yun. So, if those four aspects and things to consider is yes ang sagot nyo. So, you're mentally prepared, physically prepared, emotionally prepared, and then financially prepared. So, ready na kayong mag-abroad. So, kung yes lahat ng sagot nyo, sa tanong ko, ready na kayong mag-abroad. So, yun lang po. So, yun yung, in my own personal opinion lang ha, yun yung alam ko na if you want to go abroad, yun yung things to consider nyo. So, yun po, doon nagtatapos yung video natin. So, that's all for today's video. So, on my next video, itatakil natin kung ano yung mga documents and process going here in Taiwan. So, I think yung documents naman is sa lahat naman ng bansa siguro ganun. Kasi syempre, passport, PSA. So, on my next video na yan. So, yun yung itatakal natin sa next video ko. So, yun lang po. If you have clarification, questions,
wag naman sanang violent reaction or anything na gusto niyo itanong sa akin, so mag-comment lang po kayo sa baba. So sasagutin ko po yung lahat. At sa mga nagtatanong sa mga kung paano nga pumunta dito sa Taiwan, so yun, ito yung 4 things to consider nyo kung gusto nyo pumuntang abroad or dito sa Taiwan. So if nagustuhan nyo yung video na to or anong bang tawag dun, kung nagustuhan nyo yung video na to or nakarelate kayo, please like, share, and subscribe. So, ito, this is Cherry ulit. So, sana magustuhan niyo yung video na to. Nag-enjoy kayo, na-inform kayo. And, yun lang po. Bye, guys! Kodigo, kodigo. Yun lang. Kita yung bed ng karumit ko. Huh? Antayin ko lang ng 3 minutes. Kasi magsisave to ng 3 minutes. After 3 minutes. Bye guys. See you on my next video.